Assalamu alaikum! Magandang gabi! Atin nang pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Ito ang Pasada alas 7 hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office. Tinipon ng Ministry of Finance, Budget and Management ang iba't ibang representative ng mga ministries, offices kasama ang ilang business chambers at institutions upang maglatag ng plano sa pagbuo ng Islamic at Halal Economic System sa rehiyon. Ang detalye sa report ni City Fairoods Abdullah. Upang makatulong sa paglago ng ekonomiya ng BARMM at makapag-engganyo pa ng mga nais mamuhunan sa rehiyon, lalo na ang ibang Muslim countries, nagsasagawa ng 4 na araw na workshop on theory of change para sa pagtatatag ng Islamic finance system sa BARMM. Pinangunahan ni MAFAR Minister Dr. Muhammad Yacoob na umuupong Head of Technical Working Group kasama si MFBM Minister Attorney Ubaida Pakasem at Member of Parliament Attorney Ana Tarhata Basman, MP at MHSD Minister Hamid Bara at MHSD Director General Ismail Ibrahim at si MP and MOSD Minister Aida Silongan ang pagsisimula ng aktibidad sa Davao City kahapon. Ayon kay MP Basman, hindi naging madali ang pagbuo at pagsagawa ng mga pagpupulong dahil na rin sa sitwasyon na dala ng COVID-19 pandemic. So last year, nung kinreate ang Technical Working Group for Islamic Finance, it was March of last year. Of course, isa sa mga challenges natin ay yung difficulty ng pag-gather ng ating TWG members sa gitna ng pandemic. May mga kasama tayo na hindi kaya mag-attend physically. But we may do, nag-hybrid meeting tayo. Pag nagkukonsulta tayo sa ibang mga probinsya, we go there in person kasi nga, hindi rin okay ang internet connection ng ilan sa ating mga areas. So yung mga ganong challenges, of course also, not to mention, ang ating mga kasama ay may mga kanya-kanya ring schedule sa kanilang mga ministries. Ilan sa mga mahalagang bahagi ng workshop ay ang situational analysis, pagbuo ng layunin at long-term outcome, identifying preconditions, at identifying interventions. Sa pamamagitan nito, mas magiging konkreto at komprehensibo ang gagawing plano ng TWG. Nakatakdang magsagawa ang TWG ng Islamic Finance ng mga serye ng konsultasyon at roundtable discussion sa mga LGU at iba pang business institutions sa BARMM. After this activity, so we also plan in the TWG to hold o mga consultation sa ating mga probinsya kasama na rin yung special geographic areas. So we'll hold roundtable discussions with certain sectors, more sectors para sa mga validation exercises natin. So all of this will put together para mas malaman at mas informed yung ating roadmap for IFTWG. Malaki naman ang pasasalamat ng mga kinatawa ng mga business chambers at institutions dahil sa hangarin ng Bangsamoro government na mapangat hindi lang ang pamumuhay ng mga mamamayang Bangsamoro, kundi pati na rin ang pagpasok sa isang halal financing. We see that a lot of the organizations and entrepreneurs, enterprises sa Maguindanao, for example, ay hindi ito naiintindihan. And some of them who understands it have a little access to informations and even provide inputs, no? So this is actually very essential. The Bangsamoro is pushing for a moral governance that is a form of a democratic form of governance where people should be engaged. That's a fundamental one, and hindi lang siya basta-basta engagement. So the activity is giving us the chance to influence the policies, the systems na gagawin para sa Islamic financing system. So malaking bagay yon. We suggest that the ministry should come up with a mechanism that would institutionalize the establishment of the proposed Islamic finance system. And second, there should be a development of the initial concept is developed, this would somehow help the provincial government to cascade this in the, like the province of Maguindanao, in the 36 municipalities. So para po mas maintindihan nila kung para saan at para kanino itong establishment natin ng
Islamic finance system. The PLGU Maguindanao will continuously support and participate for the fast tracking of the establishment of this Islamic finance system para po ito sa ating mga vulnerable sectors na sa laylayan na tinatawag natin. Ngayon, nagkaroon kami ng cooperative doon sa Tawi-Tawi, sa chamber namin. Pero hindi pa namin na, dahil hindi pa masyado namin na implement, di ba nagkaroon tayo ng COVID. So ngayon, parang umpisahan namin uli lahat. Sana yung rules and regulation ng Islamic way, ma-implement talaga ng bangko. Inaasahan na sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang Islamic at halal finance system sa Bangsamoro Region ay mas mapapadami nito ang economic activities na magre-resulta sa isang progresibong Bangsamoro. Mula dito sa Davao City, City Fairuz Abdullah, BIO News. Pinarangalan ng Bangsamoro Women's Commission at Bangsamoro Transition Authority ang mga piling kababaihan na nagpamalas ng kanilang galing sa iba't ibang larangan. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Naniniwala ang Bangsamoro Women Commission na malaki ang ambag ng mga kababaihan sa nation building. At sa pagdiriwang ng National Women's Month, binigyang parangal ang mga bukod-tanging kababaihan sa Search for Bangsamoro Women's Advocates 2022, kung saan kinilala ang ambag, partisipasyon at kakayahan ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan gaya ng edukasyon, kabataan, kapaligiran, IDPs at gender and development. Isa si Eshri Tahani Makaumbaw sa 28 nominado na pinarangalan ng BWC at BTA dahil sa kanyang climate change at environmental protection advocacy. I'm an strong advocate for climate change and environmental protection. I started since when I was a kid. I've been really passionate about the environment. In Lano do Sur, konti lang talaga yung environmental initiative. So I was like really eager to create more and empower more young people to become an eco-warrior. Kasi if not now, then when? We need more environmentalists in the next few years. One of the great message that I can give that I have been carrying throughout my journey is that find your purpose. Ano ba ang gusto mong ipaglaban? Know your whys because that will serve as your roadmap throughout your journey. Kabilang naman sa nakatanggap ng parangal sina Shahira B. Lukman, Eshri Tahani Makaumbaw, Naira Mindalano Tambi, Nabiha Nonilaw, Dr. Ana Zenaida Ontilaw, Professor Dolomabi Bula na pawang Tagalanao del Sur. Napakahalaga ng mga ganitong pagbubugay sa mga kababaihan upang tayo ay magsilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon ng kababaihan na sila ay magkaroon ng lakas ng loob na magsalita, mag-advocate, maging advokasya nila ang karapatan ng mga kababaihan at yung mga sinasabi nating vulnerable and marginalized women in the community. Nagbibigay ito ng ehemplo sa mga kabataan natin. Ang pinakaano natin dito ay upang makapagbigay ng inspirasyon doon sa mga kababaihan natin sa aga community level na maingganyo, no? Magbigay sila ng inspiration at magpapatuloy yung programa nila with our support sa from the BARMM. Hinihikayat naman ni MP Sahara Dandamon Latif ang lahat ng mga kababaihan sa iba't ibang probinsya ng BARMM na makilahok at maging aktibo sa mga aktibidad na sumusulong sa mga karapatan ng mga kababaihan. Johan Unayan, BIO News. Iba't ibang pag-aaral ang ipinresenta sa Learning and Policy Forum ngayong araw na may layuning mas pagbutihin at pabilisin pa ang paghatid ng serbisyo sa mga Bangsamoro. Narito ang report. Sa hangaring mas matutukan pa ang kahirapan sa rehiyon, iba't ibang pag-aaral ang isinasagawa ng iba't ibang organisasyon upang mabigyang solusyon o maibsan ang kahirapang tinatamasa sa rehiyon. Ngayong araw sa pagtutulungan ng Bangsamoro Government at United Nations Philippines, isinagawa ang UN Joint Program on Shock Responsive Social Protection Learning and Policy Forum. Kabilang sa ipinresenta ay ang listahanan na isang mobile app and website na makabibigay tulong sa Ministry of Social Services and Development o MSSD sa data analytics lalo na sa pag-eksamina ng kalagayan ng level ng
pamumuhay ng mga pamilyang Bangsamoro. MSSD included in its 2020 budget a piloting of a poverty and disaster registry that will enable the flow and management of information to ensure a more responsive, equitable, and inclusive distribution of resources, while also increasing efficient and effective delivery of social protection programs. A digital tool that will be available online and offline will be utilized for data collection, as this is the faster, cheaper, and more accurate option. Responses are processed automatically, and the margin of error is reduced because responses are directly entered into the system. Results are ready to be analyzed at any time. This will result in a comprehensive database on the status of households in the Bangsamoro region for planning, assessment, identification and targeting of beneficiaries, response monitoring and tracking. Ipinresenta ngayong araw ang Vulnerability and Risk Assessment Mapping o VRAM na layuning tukuyin ang iba't ibang kahinaan at panganib na nagiging sanhi ng kahirapan sa Bangsamoro region. Ayon sa pag-aaral, bagamat ang BARMM ay isang rehiyon na mayaman sa likas na mapagkukunan ng pagkain at kabuhayang pang-agrikultura, ay malaki pa rin ang epekto ng mababang income at high food insecurity sa vulnerability ng Bangsamoro. Nakita sa ginawang research ang pangangailangan sa pag-develop ng local communication at early warning sa pamamagitan ng pag-develop ng isang dashboard system. So we developed a database or this dashboard which contains the data collected from the vulnerability and risk assessment. So in here, what you see is the map of Mindanao and then those red and orange dots, those are the allocations of the households who have participated in the household survey. So these are color-coded. So the darker the dots are, so their disaster risk score is higher, which means that they are more vulnerable to hazards. And then the dashboard also contains the different hazards experienced by these households across the 5 provinces of BARM. Inaasahan na sa pamamagitan ng nasabing database at system ay mas magiging mabilis ang paghatid ng serbisyo ng Bangsamoro government, lalo na't mas magiging madali ang access sa impormasyon. Jana Datuali, BIO News. Sa ating panahon ngayon, nakakaapekto sa klima ng Mindanao ang low pressure area na namataan kaninang madaling araw sa bahagi ng Zamboanga City. Sa weather bulletin ng PAGASA, nasa 390 kilometers northwest ng Zamboanga City ang LPA, kaya asahan na ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, habang ang natitirang bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng easterlies. Alamin naman natin ang lagay ng panahon bukas sa Bangsamoro Region. Nasa 20% ang tsansa ng pag-ulan at maglalaro sa 24 hanggang 34 degrees Celsius ang temperatura sa Cotabato City. 40% ang tsansa ng pag-ulan sa Marawi City bukas at nasa 20% to 29% or 29 degrees Celsius ang lagay ng temperatura. Sa Lamitan City, maglalaro sa 24 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura, 80% ang chance of rain. Sa mga probinsya naman, nasa 18 to 27 degrees Celsius po ang lagay ng temperatura sa Lanao del Sur at may 50% chance of rain. 24 to 31 degrees Celsius naman ang temperatura sa Basilan at 80% ang chance of rain. 25 to 30 degrees Celsius naman sa Sulu at mababa ang tsansa ng pag-ulan na nasa 80% lamang. Nasa 23 hanggang sa 27 degrees Celsius naman sa Tawi-Tawi at 60% lang ang chance of rain. Nasa 24 to 34 degrees Celsius naman ang temperatura sa Maguindanao na may 20% chance of rain. Habang sa probinsya ng North Cotabato ay nasa 23 hanggang sa 33 degrees Celsius at 50% ang tsansa ng pag-ulan. Sisikat ang araw bukas ng 5:42 ng umaga at lulubog naman ng 5:53 ng hapon.
Samantala, 2 panibagong kaso ng coronavirus disease ang naitala ng Bangsamoro Interagency Task Force sa rehiyon as of 6 p.m. of March 28. Ang dalawang ito ay nagmula sa probinsya ng Lano del Sur. Samantala, wala namang naitalang bagong kaso sa Cotabato City, Maguindanao, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nagtala na ng 19,741 na total coronavirus infection sa rehiyon. Nakapagtala rin ng 5 paggaling o COVID recoveries, kaya bumaba na sa 15 ang aktibong kaso o mga pasyenteng patuloy pang nagpapagaling. At yan ang pasada ng mga balita sa pasada alas 7. Paalala mula sa Bangsamoro Government sa panahon ng pandemya, patuloy na sumunod sa minimum public health standard ng Ministry of Health, sundin ang BIDA solusyon. Bawal ang walang mask, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang tamang impormasyon. Protektahan rin ang inyong sarili at inyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Magpatala sa COVID-19 vaccine portal sa covid19.bangsamoro.gov.ph at maging parte ng solusyon. Manatiling nakatutok sa mga pinakabagong balita at impormasyon, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government, bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Jana Datuali, naghahatid ng balita sa ngalan ng Serbisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po.